Hi! Hi, good morning. This is Mary Jessner Chun at nakatune in kayo sa aking channel. So, bibitawan ko muna yung pagtatahi ko dahil nakita ko ang dami palang question doon sa video ko na about sa pills, kung paano siya gamitin. At eto nga ang daming question. So, iisa-isahin ko yung mga katanungan nyo, okay? Sasagutin ko siya sa abot ng aking makakaya based sa true experience po itong pagsagot ko dahil hindi naman ako doktor, okay? Base po ito sa experience ko, sa real na experience. So, from Gabriel, hindi ko nasabihin yung apelyedo, okay? From Gabriel, ma'am, tanong lang po, kakatapos ko lang po mag-mins, tapos kinabukasan nag-start ako ulit ng pills. Bakit nag-start ako ulit ng pills? So, tapos mo na yung pills, mag-i-start ka na ulit. Tapos nag-do kami ng partner ko. Safe po ba yun? Basta nakainom ka na ng pills, nag-start ka na ulit, continuous mo lang yun, wag mo lang ipuputulin, safe ka, okay? Safe yung ginagawa mong yun. Basta continuous lang, after ng menstruation, inom ulit, and then that's it. Next na. Another, ano na naman yun ha, isang tab na naman yun ng pills, or 21 pieces ata yun, yun naman yung uubusin mo. You're safe. Huwag kayong mag-alala masyado. Ganyan ako dati nung nag-i-start pa lang ako ng pills. Feeling ko, how do I become safe sa maliliit na tabletang to? Tsaka, do ka nandu, tapos hindi ka mabubuntis, tapos paano niya yung ginagawa. So, si pills na ang bahala doon. Kasi kinokontrol niya yung hormones natin inside the body para hindi tayo mabuntis. Basta, gawin lang natin yung part natin, which is, inumin natin siya sa tamang oras or everyday once a day sa tamang oras, okay? Next, Albe, from Alvin Esmero, Alvin lang, okay, kay Alvin, as lang po, uminom po ako ng lady pills, ang regla ko 2 days lang, kaunti, minsan 1 day lang po, paano po yun? Wala namang problema sa pagmenstruation mo, as long as dapat na inabutan ka. Ako ang napansin ko nung nag-pills ako, guys, nung hindi ako nag-pills, okay, iko-compare ko ha, nung hindi ako nag-pills, madami lagi yung buhos ng dugo sa akin, as in talagang buhos na buhos siya. Nung nag-pills na ako, mga 1 to 2 days lang, pero parang mga patang-patang lang. Ayan, sumasagot yung aso ko, nagagalit sa mga pills. Anong masasabi mo about sa paggamit ng pills? Magalit kasi dadami ang populasyon pag hindi nag-pills. Dadami. It's part. Family planning yun. Huwag ka magalit, okay? Next. Ang sagot ko dito is natural yan na paunti-unti kasi na Mabi! Ano ba yun? Nagagalit yung aso ko sa mga tanong nyo. Nababastasan siguro siya. Virgin pa kasi, guys. Ang virgin na doggy, nababastasan. Okay. Continue tayo. Bibigyan ko muna siya ng laruan, guys. Ayan, bibigyan natin siya ng laruan. Then, siguro kaya siya, guys, ito yung sagot Alvin sa'yo, no? Siguro kaya siya ganun pa unti-unti lang kasi kinokontrol yung hormones natin inside the body nung pills. So, kaunti lang yung nilalabas niyang mga dugo. Oh no! No, baby! Baba! Yung dugo. So, sa lahat naman na nagagamit ng pills, ganyan sa start. Pero ako ngayon, guys, na 7 years na akong gumagamit, bumalik na yung lakas ng dugo na lumalabas sa akin. Okay? Sana nasagot ko, Alvin, ha? So, Jonaline, September 24, may regla ako. October 20, may nangyari sa amin paggabi. Noon, nag-pills ako, tinuloy ko, pero hanggang ngayon wala pa akong regla. Ubus mo na po ba yung pills? Kasi, kung nag-inom ka lang naman ng pills nung pagdunyo, mali yun. Dapat, nag-pills ka na before pa nung September 24. What? At September 24, may regla siya. May regla ako. October 20 may nangyari sa amin.
paggabi nun. Nagpills ako. Mali yung ginawa mo na nagpills ka. Mabuti pa hindi ka na lang nagpills. Kasi, pwede kasing mag-trigger yung pills kasi pampa-active kasi yun ang ano natin. Kung hindi mo siya tinuloy, nag-inom ka lang ng isang beses ng pills, pwede ka pang makabuo. Pero siguro kung hindi ka nag-pills, baka pwede pang ma-ano yun. Hindi ka naman pala nabuuan, tapos nag-inom ka pa ng pills, ganun. Hindi kasi guys, ako ang napapansin ko kasi dito sa mga katanungan, parang ginagawa nilang parang pang-alis or abortion yung pills. Hindi po siya pang-abortion, no? Pag kayo po gumagamit ng pills, as buntis pala kayo, abnormalities po ang mangyayari sa babies nyo. Hindi po siya mawawala, okay? So, ipapaintindi ko lang sa inyo na yung pills is hindi siya ginagamit for abortion, okay? This is contraceptive and this is birth control pills. So, iniiwasan natin dito ang mabuntis, hindi ang magpatay ng buhay ng bata, okay? So, next. Ma'am, ask ko lang, nagdo kami ni Mister, pero withdrawal gamit namin para safe talaga. Kinabukasan bumili ako ng pills, safe ba yun? Actually, Ma'am Tricia, alam mo ang sagot dito. Kinakabahan ka lang siguro. You're safe. Actually, kasi hindi naman 100% ang withdrawal, guys. Pero, if you want to make sure na hindi ka talaga mabubuntis na, so, magpiti ka muna. Unang gawin mo, magpiti ka muna. Check kung buntis ka or not. If not, mag-start ka na ng new pills and then continuous mo na. So, alam mo na na kahit sa next na dunyo, hindi ka na mag-worry, okay? Pero if you're pregnant, don't try to take pills. Kasi hindi po siya pampawala ng baby. Ang mangyayari po sa inyo is abnormality ng baby, okay? Ang ano, ng video ko, sa second video ko ng pills, okay? From Era Basco, ate, nag-iinom po ako ng pills, pero nagkamali po ako ng inom. 15 po dapat yung iinumin ko, kaso 21 po yung nainom ko. Actually, na-explain ko ito sa second video ko, na nangyari yan sa akin ng paulit-ulit. Itatapon mo na yan, yung tab na yan na meron ka, yung isang lapad na yan, babaguhin mo, mag-start ka po sa una. Okay? Hindi po pwede yung 15, number 15, doon ka na ulit mag-start. No po. Stop, baby! Makulit yung aso ko. Hindi pwede na mag-start ka ulit na doon na lang sa 15 yung iinumin mo. So, you need to start new pills. Okay? At kailangan mo ulit inumin yun. Hindi ka pwedeng tumigil, guys. Kasi, pag tumigil ka, mas mataas yung risk na mabubuntis ka, guys. Pag nagdo kayo ng jowa mo. Ako guys, diba, in-explain ko yun sa inyo na nakailang pagkakamali ako, nakailang cert ako ng tab, nakailang month ako na walang dugo kasi nga, hindi pa naman ako natatapos ng pills, puro ako start. So, dito guys, mamomonitor nyo kung kailan nyo gustong abutan, kung kailan kayo may outing, alam nyo kung kailan kayo aabutan kasi naka-monitor kayo sa pills, okay? From Jenny V, paano po yung schedule ko kasi sana ng injection. Schedule ko po kasi sana ng injectable ko December 9. Kaso di pa ako nakabalik sa center. May nangyari po sa amin ng asawa ko. Withdraw. Now, December 12, gusto ko po sana uminom ng Lady Pills. Safe po ba? Again, withdrawal is not 100% safe. So, if December 9 kayo, dapat ikaw nagpunta sa center for your injectable, ibig sabihin, expired yung injectable mo. So, pwede ka nang mabuntis. Iha, Jenny V. So, nag-withdrawal kayo, siguro mga 10 or 11, 12 gusto mong uminom. Make sure muna, guys, antayin nyo muna yung piti nyo, magpiti muna kayo kung buntis kayo or not. Kasi, if in case na buntis kayo, magsisisi kayo at the end kasi magkakaroon of normalities yung babies nyo, okay? So, para iwas na din sa sisihan, okay? Check nyo muna kung buntis. Kung hindi, pwede ka na mag-start kahit anong oras. From Luna, hi po, can I ask if pagkatapos ng unprotected sex, tapos sa loob po nilabas, then nag-take
ka ng pill 7 days, pagkatapos unprotected sex, safe pa rin po ba yun? Yes. Kasi, iniinom mo ng maayos yung pills mo. Basta i-continuous mo lang yung pills mo, walang problema doon. Huwag kayo masyado mag-worry. Pills works on your body. Ginagawa niya yung trabaho niya, huwag kayo mag-alala. Ganyan din ako nung una ko, guys. Nagda-doubt ako, baka magbundis ako, baka ganito, baka ganyan, kasi nag-iniinom ko, ang liliit lang naman ito, ano kayong naka, umaano ba to, nag-work ba to, ganun, ang dami kong tanong. Pero, nasanay na lang din ako sa 7 years kong paggamit, nasanay na ako to trust the lady pills na siya yung bahala magtrabaho inside my body, okay? From Legion ba? Pang-apat na white na po ako, nag-commence, kaso parang ang konti lang po, pwede po, pwede po ng names ko, ano daw to? Minsan ang hirap magbasa. Person user po ako. Pwede ba wag na uminom ng pills pagtapos ng regla kasi di kami makapag-do. Malayo na kasi siya. Yes, after your menstruation, yan yung tamang pag-stop ng pills. Wag na po kayong mag-start. If ayaw nyo na talagang mag-start, but you need to ingat po. Take care, kasi since nag-pills ka po, active yung hormones mo, magiging active ulit siya kasi mag-i-stop ka. So, halimbawa na wala yung, minsan nangyayari to guys, sa reality to, wala yung jowaers mo, tas nakapagdo ka sa iba, sinasabi mo malayo, nakapagdo ka sa iba, kung may kabit ka, kung may ano pa man, reality lang to guys, real talk, pwede kang mabuntis. Okay? So, Angelica Alfaro, sis, balak ko sana mag-try niyan pagdating ng regla po. Pwede po ba yan isabay sa pagpapaganda like collagen? Ito yung mga hindi ako sure guys. Kasi ako never ako guys nag-try mag-inom ng kahit na ano nitong nagpipils ako. Since nakalagay kasi siya doon sa instruction na bawal mo siyang sabayan ng kahit na anong gamot. Kahit nga guys may lagnat ako, natatakot akong uminom ng pills at saka yung panlagnat na sabay kasi sinasabi doon na 50% na babawasan yung effectiveness ng pills. So, if in case na mabawasan ng 50% yung effectiveness ng pills, so paano kung magdo kayo bigla ng asawa mo? 'Di ba? So paano siya? Ano ang gagawin sa kanya, 'di ba? So yun, hindi ko ano masyado yung ganito na lang kasi minsan hindi mo din naman maiwasan, 'di ba? Siguro inumin mo yung pill sa umaga tapos sa gabi yung collagen. Pero ako hindi ko in-advise, guys. I never take any kahit vitamins nga, guys. Medyo nag-worry ako. Pero pag nagiinom ako, guys, ng vitamins, inuumaga ko yung pills at gabi yung vitamins. Ganun siya. Paghiwalayin niyo. So, next, Ma'am, bakit from Jolly Rose? Ma'am, bakit sa akin nagregla ako pero konti lang? Halos 4 days na pero konti lang yung lumabas. Medyo may itim. Yes. Normal. Ganyan din po yung hiyang daw siya nung dati na nabubuhos niya lahat. Ganyan din ako dati. Buhos na buhos talaga. Sa siguro 5 araw pa nga tinatagal. Ngayon siguro 1-3 days lang. Tapos may itim pa. Tapos kakaunti pa. Diba? Maybe may good effect naman siya kasi nga the dark, 'di ba? Yung mga dark baka yun talaga yung mga dumi sa katawan natin, yun yung nilalabas. Pero talagang na-experience ko din yan, nakakaunti talaga yung nilalabas. Pero itong 7 years na ginagamit ko yung pills, guys, malakas yung buhos na sa akin. Paano po kapag nagdo kami ni Mr. 3 doses pa lang po iniinom ko ng pills, possible bang babuntis? No po. Kasi, nag-start ka na, ang 1 pills is equivalent ng safetiness mo ng 24 hours. So, you have 3 24 hours na safetiness na. Okay? Kasi nakatatlong, ano ka na, nakatatlong doses ka na, which is tatlong peraso na yung nainom mo. So, i-continue mo lang siya, kasi every 1 tablet is 24 hours. Kaya, pag hindi natin nainom yung 1 tablet, ina-advise po na 24 hours tayo magpalipas na huwag mag-do hanggang sa nainom na natin yung next na pills, tapos we're safe for another 24 hours. Yan yung explanation ng pills, okay? So, kung hindi ka nakapag-inom,
pigilin mo yung sarili mo. Kaya lang minsan kung kailan hindi ka uminom guys ng pills, doon ka naman fertile. Doon ka naman yung ichuchuk-chuk mo talaga. Gustong-gusto mo talaga magdudug. Ganun talaga. So, kailangan mo siyang pigilin. Kailangan mong pigilin guys ng pills, doon ka naman fertile. Doon ka naman yung ichuchuk-chuk mo talaga. Gustong-gusto mo talaga magdudug. Ganun talaga. So, kailangan mo siyang pigilin. Kailangan mong pigilin yung asawa mo. Away-awayin mo muna para hindi ka niya idu. Okay? Kasi hindi ka safe ng 24 hours. Sinasabi ko yan sa'yo. So, inumin mo agad yung nakalimutan mong inumin para maging safe ka for another 24 hours. Okay? From Melody, ask ko lang po, pwede po ba uminom ng lady pills? Lady pills after magregla po. Kakabili ko lang po. Oh, yes! Diba, sinabi ko na yun dito sa inyo sa, ano, sa second video ko na anytime, pwede kayong mag-start ng pills, may regla o wala, basta, hindi kayo buntis, okay? Pwede nyo din naman antayin yung menstruation nyo bago kayo mag-start ng pills para sure kayo na ngayong month, inabutan na ako, then I'll start na, I'm ready to start na, diba? Pwede naman, depende yan sa inyo. Pero ako guys, hindi ako, nung ginamit ko to first time, hindi ako nag-antay na magka-menstruation o hindi ako nag-antay na mag-menstruation this month. Basta nung naisip po siyang simulan and I start, I read instruction, may instruction yan, may papel yan na kasama. Basahin nyo, intindihin nyo, since gusto nyo siyang gamitin. Okay. From you Frosinia. Hirap basahin ng pangalan. Minsan nakalimutan ko ang 3 tablet or 5 tablet pero uminom pa rin ako noon. Hindi ako nahilo, nandiri kapag ipagsabay ko yung 4 na tablet. Pero ngayong 2 tablet sinabay ko, nandidiri ako. Depende guys, kasi ako sa 1 to 2, 3 years kong paggamit ng pills, hindi ako nandidiri noon eh. Ewan ko, pagdating ko ng 4, 5, 6 years na paggamit ng pills, mayroon akong part na parang diring-diri ka sa mga nakikita mo, diring-diri ka sa mga naiisip mo, tapos parang naduduwal ka, nasusuka ka, na-experience ko na yon. Ito guys, sinasabi niya dito na hindi niya nainom yung 3 tablet and 5 tablet. Ang instruction, diba, tinuro ko na to sa inyo, hindi niyo nainom yung 3 tablet. Yung last na pantry lang po ang iinumin nyo. Huwag nyo pong laklakin yung 3. Ma-overdose po kayo. Manghihina talaga kayo guys. Ginawa ko po yan dahil kulang pa ako sa kaalaman noon. Siyempre bata pa. 21 years old ako that time. I am using that pills. Yes, binasa ko. Pero siguro kulang pa yung understanding ko. Kaalaman ko para maintindihan siya. Ininom ko siya. Lahat ng nakalimutan ko. Muntik na akong mag-collapse. Sobrang hinang-hina yung katawan ko. So, sobrang liliit lang nung pills guys. Pero, grabe siya magtrabaho sa katawan natin. Ang instruction guys, pag hindi mo na inom yung 3, ang iinumin mo lang yung 3, tapos next ka na sa sunod. Yun na, okay? Hindi mo iinumin yung iba guys. Huwag nyong lalaklakin, please lang. Kung ayaw nyong mag-collapse, okay? From Jocelyn, Madam, paano po kung nagkamali po ng pag-inom? Instead na number 8, number 14 yung ininom. Pwede po ba yun? Alangan iluwa nyo yun kung nalunok nyo na. Bibili po kayo ng bago. Pareho ito nung isang kanina na instead 14, 21 naman yung nainom. Bibili po kayo ng bago. Mag-start po kayo ulit. Kahit patapos na kayong inumin yung pills nyo, kailangan nyo mag-start ng bago. Para mas ma-sure nyo na safe kayo. From Anjuli. Okay. Tanong ko lang po, bilang first timer ko lang na gumamit, paano po gumamit ng pills? Medyo naguguluhan po ako. Dapat ba kapag nag-gamins, okay na bukasan pa lang ako iinom? Ganun po ba? Okay, Anjuli, anytime pwede mong simulan yung pills. Nakalagay yan sa instruction na hindi mo kailangan antayin yung menstruation mo. But if you want to make sure na this month mag-mins ka muna, menstruation ka muna, so wait mo yung mins mo, saka ka mag-start. But the instruction ng pills is pwede ka mag-start anytime, basta hindi ka buntis. Okay? From Myra,
Hi, ma'am. She asked ko lang hanggang ilang oras ang effective ng pills. Kasi 8 p.m. ang pag-inom ko lagi ng pills. Tapos madaling araw kami nagdo nakakatawa. Actually, sorry, hindi kami nagtatawanan. Ikaw, ma'am, siya. Natawa lang ako dun sa, ano, sa tanong na effectiveness. Kasi, yung ang effectiveness ng pills is 24 hours. So, start sa pag-inom mo, 24 hours, doon din yung papatak yung effectiveness noon, ng 8 p.m. So, kailangan another 8 p.m. Kaya dito, guys, sinasabi na ang pag-inom daw ng pills is 1 hour lang, 1 hour, isang oras lang every day. Halimbawa, 10 a.m. ka nag-iinom, every 10 a.m. mo siya iinomin para sakto lagi yung 24 hours, hindi nalilito yung katawan mo. Tulad ko, ako umiinom ako every morning 6 a.m., so, every 6 a.m., hindi mo siya kakalimutan. Kasi, yun yung 24 hours, 6 a.m. Eh, kung kinalimutan mo, 12 ka na nag-inom, diba? Wala namang problema, guys, na nakakalimutan mo siya, nag-iilang oras bago mo siya mainom. Basta, ang importante is, today is makainom ka. Huwag mo lang siya makapagpabukas pa, okay? Walang problema yun. You're safe, Myra. Huwag kang mag-alala. Madam, tanong ko lang po, matagal na po ako nagiinom ng lady pills, pero ngayon lang po ako nakaramdam na nagre-regla po ako, hindi po ako na aabot ng white pills. Pang 3 months na po akong ganun. Nagtataka po kasi ako bakit po nagre-regla na hindi po ako aabot ng white. Kaya nagtatag years, nandidiri na ako, ganun. So, it's normal siguro. Tsaka minsan, mainitan ng ulo, minsan hindi. May mga ganun talaga. Minsan tabain, minsan hindi. May mga ganong factor. So, dun sa ano mo na hindi ka umaabot sa white, tapos siguro kung dalawa na lang naman bago mag-white, okay lang yon. Pero kung mga 5 pa siguro, parang, I don't know what is the explanation. Siguro pumunta ka sa OB mo para malaman mo. Kasi siguro yung circle ng menstruation mo is hindi abot ng 21 or ano lang siya, 18, 20 lang ganun. Kaya siguro siya inaabutan ka na mas maaga. Okay lang po ba na mag-take ng pills pag first regla? Wag naman first, be. Antayin mo na yung last. Dun sa last, saka ka mag-take ng pills. Kasi pag nag-take ka ng pills doon, Kim, pag nag-take ka ng pills doon sa first, ma-stop ang regla mo. Kasi hindi ka papaduguin ng pills, okay? Hindi ka magkakaroon ng regla. Magkakaregla ko ulit pag nag-inom ka na ng white na pills, okay? Which is sugar pills. Matitigil yung menstruation mo. Okay? May interrupt. So, pagkatapos na lang, be. From John, tanong po, kapag nag-umpisa kang uminom ng Lunes, tapos kinabukasan Martes, hindi naman kayo nag-sex? CEX, kailangan pa bang uminom ng pills para sa Martes? Of course. Kahit na hindi kayo nagdudo araw-araw, since na ang rules ng pills, kailangan mo siyang inumin everyday, you need to do that. You need to follow. You need to work for that para mag-work din na maayos yung pills sa katawan nyo. From Ann, the Kasim, pwede po ba akong uminom ng pills bago kami mag-do ng partner ko? Di po ba mabubuntis? Oh my God. Sometimes, kasi ang ginagawa nyo, kung kailan mag-do na kayo, doon kayo nagkukuskus balungos na mag-inom ng pills. Okay? Hindi. Bago kayo makipag-tsuk-tsak, one day muna, makipag-ano na kayo, one day, two day, or one week na kayong umiinom ng pills. Huwag yung makikipag-do ako ngayon sa jowa ko, bili ng pills, saka palang naglaklak. Wala pa nga yung, ano nun eh, safetiness nun, 24 hours pa yun. Ma'am, halimbawa, nag-tele kami ng date, may oras pa, 28:30 p.m. Di po na-withdraw, tapos uminom po ng pills ng 11 p.m. Kinabukasan, date 21, nakipag-do ulit. Ay, naku, besh. Natakot ka, no, nang pakikipag-do mo nung una, 8:30. Kaya nung 11 p.m, nag-inom ka ng pills. Hindi naman yun, guys, pang alis. Ginagawa nyo kasing pang, ano eh, pangtanggal yung pills. It's contraceptives. Siyempre, kung magkukontra ka, unahin mo munang inumin yung pang-contraceptives mo bago ka makipag-do. Sumasakit ulo ko.
Hindi ko sure kung safe yung nagduka ng 8:30, pero yung sunod na 21 na nakipagduka at nakapag-inom pa na ng pills, safe yun. Make sure na kinukontinue mo yung pag-inom ng pills. Hindi yung nag-inom ka lang ng pills isang beses, malamang buntis ka na ngayon. Pag naubos po yung 28 pills, tapos wala pa rin regla kasi irregular, take ba ulit ng another pills? Irregular? Ang irregular menstruation po, nagiging regular po yan sa pills. Kasi yung 28 na pills na yun or 21 pills, kung ano man ang iniinom yung pills, kailangan abutan kayo at the end. Or kailangan abutan kayo pag ininom nyo na yung sugar pills. Okay? Kasi yun yung protocol or yun yung rules ng nitong pills. Yan yung rules natin. Na pag nasa sugar pills na tayo, kailangan na tayong abutan, guys. So, kung hindi kayo inaabutan, hindi yan dahil sa irregularity mo, magpa-ubi ka. Try to ask po. Kasi baka may ibang cost. Okay? Madam, first time ko palang na uminom ng pills from Simply Life. Halimbawa po, hindi po nakapag-withdrawal sa strep. Ngayon, dapat po ba agad inumin ng one tablet? No. Now, hindi siya pwedeng uminom ng ngayong araw. Since nagdo na kayo, you choose that, na mag-inom na kayo bago pa uminom ng pills, di ba ang instruction kasi uminom muna ng pills bago makipag-tsuk-tsak. Ngayong inuna yung tsuk-tsak, huwag nyong gawing pang tanggal yung pills. Ang gawin nyo is antayin nyo kung buntis ko or not. If not, doon ka mag-start ng pills. If yes, don't take pills. Kasi abnormality ng bata ang mangyayari. Bata pa ang mahihirapan. Pap smear si Dai Sakura. Pap smear is for cervical cancer screening. Hindi po siya panlinis, sabi niya. Kasi diba sabi ko sa inyo, I am doing pap smear every 6 months or 3 months para malinis yung puwerta. Okay? Dito, tinatama niya ako. Ang sabi niya, pang cervical cancer screening daw yun. If normal, check every, yes, it's ano po siya. Ang pap smear po ay isa din po siya sa cervical cancer screening. Doon po kasi siya kinukuha sa mismong puwerta, inaalam kong yung cervix natin is good. But every time po kasi na nagdi-drink ka ng pills, may mga residue po doon sa puwerta mo na naiiwan. So you need to get that and clean out po. May result po siya na binibigay para makita kung healthy or not yung cervix nyo. Yun po yung purpose. Kasi sinabi ko po na nililinis po yung puwerta. Kasi yung mga residue po na paggamit natin nung pills, kailangan po siyang alisin. Kasi yun po yung nag-course din ng cancer. Okay po. So, next. Meron pa pala. Akala ko tapos na. Actually, sabay-sabay. Pare-pareho lang naman yung tanong. Okay? So, dyan tayo mag-end. Ayan. Tumugtog na. So, dyan tayo mag-end, guys, sa mga question nyo. Ito lang yung advice ko sa mga baguhan. Basahin nyo na maayos yung instruction. Intindihin nyo sa abot ng inyong makakaya. Kasi nakalagay yung instruction. Nagagalit na naman yung dog ko. Nakalagay yung instruction. Stop! Bakit ba? Gusto niya pumasok sa CR. Yun na nga, guys. Yung advice ko is huwag kayong mag... Ayan, may mga tumutugtog. So, yung advice ko is, huwag nyo siyang gagawin parang pang-iwas na kung kailan nakadun na kayo, saka kayo iinom. Kasi hindi naman siya pampalaglag, guys. It's not for abortion ang pills, guys. This is contraceptive, family planning, na pinaghahandaan, inaaral. Yung tamang paggamit, kasi kung mali yung paggamit nyo is hindi siya family planning. Pagdagdag din po siya ng anak, okay? Magti-trigger din siya para mabuntis kayo na mabuntis. Okay? Kung mali. So, kung hindi kayo handa na gumamit ng pills, huwag nyo sisimulan. Make sure na you're ready, emotional, physical. Kasi, merong mga times na you're trigger for eating something, ganon. May time na tabain ka, may time na payat ka naman. May time na mahiluhin ka, may time na masakit sa ulo, may time na irritable ka. So, you need to be prepared. So, sa mga gusto mag-start,
i-ready nyo yung sarili nyo, i-understand nyo yung rules ng pills, and that's it. It works a lot on your body. Siya, hayaan nyo siya magtrabaho sa katawan nyo at gawin nyo lang din yung part nyo. So, that's all. Ciao! Bye!